Sino rito yung kagabi pa lang ay excited na? Yes. Kaninang umaga, pagkagising ay excited na. Para bang hindi excited kayo nung nung natulog, excited kayo? Of course, you're going to sleep like, you know, like a baby. But this morning, of course, you have to be excited pagkagising pa lang, right? Dahil may nakahanda na sa atin. May nakahanda na ba? Sino rito yung pinaghandaan? This morning, sino naghanda sa inyo? Amen! Of course! And kung sino yung mga pamilya dyan or, you know, husband and wives, of course, may inihanda kaninang umaga. And they're very happy kasi ang sarap, di ba, pagkagising mo pa lang, thank you, sweetheart. Di ba? So, magandang umaga po sa inyo lahat. Tunay nga po, napakabuti ng Panginoon. His presence, His love is here. And the song that, you know, that we heard a while ago is very good. Talaga nakakaantig ng ating puso. Kumbaga na, wow Lord, ang ganda ng song. Ito ay para sa iyo. So we welcome you. We welcome all of us here sa simbahan ng ating Panginoon. And of course, we welcome to all of us here in Jesus the Anointed One, Cayman Islands. Magandang umaga po sa inyo lahat at good morning po sa lahat ng mga nanonood sa ating live stream sa FB Live. Good morning, good evening. Salamat po sa pakikinig nyo at pag-watch nyo and see to it na talagang mayroong inihanda si Lord. And I know and I believe you will like and share and of course like to spread and of course make a comment. Para po marami makaabot po sa mga taong gustong makakilala at makarinig ng magandang balita. Amen? Amen. So, and then magandang umaga po this morning sa lahat ng mga narito, mga dinala ng Panginoon. And of course, meron po tayong mga bago ngayon this morning. I know lahat tayo bago, right? Yes, bagong ligo, bagong gupit, bagong damit, right? And of course, we welcome po. We welcome, good to see you, Brother Patrick. We are so happy to see you again. Palakpakan po natin. Yes, and then there's a guy there. What's your name, sir? Earl. Good to see you, Brother Earl. I know and I believe that the Holy Spirit will, you know, interpret, you know. Of course, and I know you've been coming go to our church, but we are blessed to see you again. And then this side, okay, so lahat po tayo ay bago. Amen? So this morning po, kaya ko po na itanong sa inyo yung kung ano yung mga inihanda sa atin. Kasi napakasarap po talaga kapag you are excited, right? Lalo kapag nakarinig ka ng good news. You know, last Sunday po, merong ano, good news talaga siya. Na, hindi niya ma-express talaga na, kumbaga na, she's excited to tell to the right people. Kumbaga na, nag-text siya kagad, and then after that, sinabi niya talaga, excited siya. Alam mo, yun ang gustong-gusto ko. Yung excited siya kapag may na. Di ba kapag yung, natandaan niyo kapag yung ano, dito yung may mga asawa na. If they're starting to court, tapos yung sinagot siya, di ba excited ka? Para lumabas ka na, yes, sinagot na ako, di ba? Di ba ganun tayo? Amen, amen. Di ba? May nakaka-relate dyan, di ba? Yes, kasi yung iba nga, kapag sa, ano, sinagot ka ba? Oo, isang matamis na ganito. Ano yun? Diba? Yung dalawang donut? Diba? What does that mean? Oo. Diba? Ang sarap ng pag naka, yung bang nakamit mo yung oo. Sa, it's been 6 months na naliligaw sa'yo, or 8 months, or 1 year, for the last time na pagpunta mo doon, nakasagot mo yung, di ba ang sarap nun? That is good news. Right? So marami tayong mga good news sa ating buhay na talagang excited tayo. And of course, nung tinanggap natin, sino rito ang mga talagang Kristiyano na tumanggap sa ating Panginoon? Amen. Amen. Di ba nung unang tinanggap natin ang Panginoon, we are so excited? Di ba?
Ang sarap kasi, kumbaga na, Lord, kakaiba ang naramdaman ko. Kakaiba yung aking na-feel at nakita. Madilim ang paningin ko, pero nung tinanggap ko siya, nagliwanag ang aking paningin. At pagkita ko sa lahat ng mga nakakasalamuha ko, ang pupugi at ang gaganda. Di ba? Ang sarap noon. So, pinag-uusapan natin yung good news. So, tayo po ay manalangin. Lord, salamat po sa umagang ito. Tunay nga po. Lord, ang sarap ng pag-ibig mo. Ang sarap ng yakap mo. Kagabi pa lang naramdaman namin. Kainang umaga, naramdaman pa na. Though, Lord, na meron kaming dinaramdam, meron kaming pinagdanam. Pero, Lord, pinalakas mo kami. Pinasigla mo kami, Lord. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Dinala mo kami rito. Alam ko, Lord, na meron kayong great purpose. Alam ko, Lord, na matatransform kami sa iyong salita, Lord. Gusto namin, Lord, ma-restore ang aming pananampalataya na mas maging malalim pa at mas madagdagan pa, Lord. Lord, salamat po sa mga taong narito at salamat po sa mga dadalhin niyo pa. Alam ko, nasa daan pala sila, Lord. Troubling mercy be upon them, Lord. At lahat po kami rito, Lord, ang pangalan po ang maitaas. Anoints everyone here na mga tunay na anak mo, Lord. At ako po, ang iyong lingkod, ay gamitin niyo po, Lord. Itago niyo po ako sa iyong puso na talagang gusto ko maramdaman ang puso mo at ang yakap mo, Lord. Lord, salamat po, Lord. Gamitin niyo ang aking bibig na makapag-share ng iyong magandang balita. Salamat po, Panginoon. Let your name be lifted up in this place. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes. And of course, we have to declare this sa Luke 4, 18 to 19. Sabay-sabay po tayo. Okay? 1, 2, 3. The Spirit of the Lord is upon me. Because He's anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent to heal the brokenhearted, to proclaim the liberty to captives and recovery sight to the blind, to set at liberty to those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus. He is the anointed one. And of course, if you want to proclaim the good news, and of course here, we have to declare this, ang ating JA1 culture. Diba? Kapag ito, lagi nyo dinideclare, nung nga palang Thursday, meron tayong, nung topic natin is self-defense. Napakaganda yung mga self-defense na narinig natin nung Thursday. But ito, lagi nyo po ito dideclare, ang ating JA1 culture. Because I believe na lahat ng mga anak ng Panginoon at lahat ng mga taga JA1 na narito sa kanyang church, Jesus the Anointed One, ay kailangan nating i-declare lagi ito. Amen? Okay, so one is, I am a blessing. Para bang, I am a blessing. Kailangan yung, I am a blessing. Para naman yung ano, hindi lang ambon, kundi buhos. Diba? Hindi yung, kasi may bagyo, may papagan, yung buhos, yung bang yung ano, yung ulan ni talagang malalaki ang ano, kumbaga, buo yung pagpapala. Makapal yung pagpapala. Diba? Okay, 1, 2, 3. I am a blessing. I am anointed. I am deliverer. I am a good follower. I don't destroy. I build. Yes. I'm not seasonal. I appreciate everything. Everyone. I'm a part of something big. I'm in partnership with Christ. And I'm not extreme. Amen. Hallelujah. See? Na-feel nyo ba? Di ba? Ang sarap, di ba? Pag magde-declare tayo, kailangan yung merong ano, puso na talagang ano. Sige nga, pag gusto mo na ano, ng promotion. Ano ba sa gusto ko ng promotion? Di ba sasabihin mo, gusto ko ng promotion? You declare it. And then if you pray someone, you have to pray in a good and
comes from your heart, alam nyo, see to it, you will see that, you know, the person talagang mare-restored. Amen? So, talagang ano, ibigay natin yung puso natin. Buo ang loob. Okay? Kasi nung tayo ay binigay ni Lord yung kapangyarihan niya, na-restore tayo. Nag-iba tayo. Kaya pakita natin and show it. Okay? Alright. So, this morning po, ang title po natin ay Equipped to Share. Ano ba ibig sabihin ng Equipped to Share? Okay. Ang Equipped to Share ay, ang ibig sabihin ay nilagyan para magbahagi. Para ba yung nilagyan bago magbahagi? Para magbahagi. Parang ano ito eh, no? Naglagay ka ng ano, ng, you put rice on a cup or maybe just like a big, you know, ano ba tawag yung tabo or something like a little bit, you know, container. And then you put everything and then na-equip na siya. Kumbaga napuno na, nalagyan na, napuno na. Ano pagkatapos nun? I-share mo, right? How to share it? Of course, you have to cook it. And of course, you have to feed them. That's how you share it. Diba? Ang ganda ng pagkakaano niyan, diba? Kapag puno ka na, you have to share it. Kasi, alam mo, doon, nasusukat talaga na, wow, ang anak ko. Bibigyan ko pa ng mas marami. Kasi, nakikita ko sa kanya, ang pagkatao niya, ay, nilagyan ko siya, pero sinishare niya. Sa good news din, ganun din. If you receive the good news na talagang, you can't contain na, I'm so excited. Sasabihin ko na. Kapag nasabi mo niya, di ba tuwang-tuwa ka? Tapos yung napagsabihan mo na, wow, answered prayer. Hindi lang no Sunday, pati Thursday, talagang yakap talaga siya. Alam mo, kapag nakikita ka ng gano'n, lalo na yung mga kapatiran natin, lalo na yung mga, lalo na, of course, si Holy Spirit na kahit kasama, tuwang-tuwa siya. Kasi nakikita niya ang anak ko. Handa nang magpagamit. Handa nang lumakad sa paroroonan niya. Handa nang lumakad in the right way. Kinalimutan niya na yung mga naramdaman niya before. Kasi puno na siya ngayon. Ngayon, ibabahagi niya na. Dahil gagamitin na siya na mag-share. Gagamitin na siya yung kanyang talent. Makakaatin na siya every Sunday. Makakaatin na siya sa lahat ng gawain. Diba? Diba yun ang ano? Yung napakaganda. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dito sa ating text, natatagpuan sa Luke 8 verse 39, dito sinabi sa, basahin natin, return home and tell how much God has done for you. So the man went away and told all over town how much Jesus had done for him. When I read this, the book of Luke, dun sa pinagaling ni Lord, dito pinakita niya pa lang na talagang napaka, kumbaga, loving talaga si Lord. Doon na nakita niya itong sinasapian na to na matagal na, na talagang palakad-lakad walaan. Pero nung nakita siya, Lord, yun na yung sumasapi ah, Lord, wag mo akong dalin doon. Mahirap. Ang gusto ko, Lord, doon na lang sa mga baboy na ano. Alam mo, pinakita pa rin talaga ni Lord ang pagmamahal niya. Instead na dalhin siya sa kaliliman, pero dinala, sinabi niya na lumabas ka dyan. Yung masamang espiritu, dinala sa baboy. Kasi doon pala nakita niya. And then patuloy lang, nagpagaling, and then hanggang sa ang mga tao ay na-amaze. Na sino kaya ito? Sino kaya itong nagpapagaling? And then, nung pinagaling niya, na lumapit sa kanya. Sabi sa kanya, Panginoon, gusto ko pong sumama sa inyo. Sabi ni Lord, wag, bumalik ka.
return home and tell how much God has done for you. Doon pa lang, na-feel mo na may purpose talaga si Lord. May purpose na bakit niya nilagyan, bakit nangyari to doon sa lalaking iyon na sinasapian. Sabi nila, hindi, kasi yun di makasalanan. Ito pa, dito sa makikita dito sa ano, sa Luke 18:15, have you remembered the blind beggar? Sa Jericho. His name is Bartimaeus. Blind siya, pinanganak siyang blind. Pero ang sabi sa kanya, bakit po siya ano pinanganak? Ano po yun? Sinumpa siya? Hindi. Hindi siya sinumpa or hindi makasalanan ang mga magulang niya. His parents is not really like, you know, like, getting some of the works that is not good in the sight of our Lord. But the thing is, my plan is the Lord. There's a plan. That is the reason why he had that kind of, you know, born blind. Dahil gusto ng Panginoon makita ang power niya sa katauhan ng lalaking bulag. Amen? So gusto ni Lord gamitin tayo. Gamitin ka, through you, makita yung kapangyarihan ni Lord. Kasi alam niya, when He see you, bago ka palang pumasok, when you first time coming here in the church, alam na ni Lord ang puso mo. Alam na ni Lord ang pinagdadaanan mo. Alam na ni Lord ang nasa loob mo. Alam na ni Lord na itong anak ko to ay malaki ang pagmamahal sa kanyang Panginoon at malaki ang pagmamahal sa kanyang mga family, kaibigan. Dahil alam ni Lord na itong taon to ay gagamitin niya. Amen? Kaya, mga kapatid, dito pala ang pinakita niya na talaga na nilagyan ka niyan, in-equip ka para ibahagi sa ibang tao. Who is ready to equip and to share? Amen? Are you ready? Amen. If you are ready, you will receive it. Because the Lord will touch your heart. The Lord will talk to you. Like while you're sleeping, the Lord will like talk to you, and then when you wake up in the morning, you will see like, Lord, alam ko meron ka nang ibinigay sa akin tao na pagsisirang ko. At mamamangha ka nalang na, Lord, siya pala. You know what? When si Reb po, the reason po ay, si Reb po ay wala po rito kasi po nandun siya sa ano. Nagkaroon po ng procedure sa kanya. Nung Wednesday, right? Wednesday, yeah. Mm-hmm. And I know that there's a purpose. But God is so good. Nung before pa lang nalaman na na-inflame yung kanyang gallbladder, that's the thing, there's a purpose. Kasi all of us na hindi natin alam pala na yung pagsakit ng ating kamay dito, akala natin it's just like too much working or like too much something like na puwersa, meron pala mga complication. Yung pala, yun na isa gallbladder mo. Minsan, masakit dito, bato yan. Minsan dito, or may appendix ka. Pero alam niyo po, nung pinakita ni Lord kay Rebong at pinaranas kay Rebong, nalaman natin, ganun pala. Yung pala ay yung gallbladder natin inflamed. And of course, once na inflamed, merong stone. And that time naman, nung pong Wednesday, nag-schedule po siya ng procedure,
alam niyo po, Lord, alam niyo po, talagang God is good. Kasi nung pinasok siya sa OR, akala ko sandali lang yun. Kasi marami ang nagsabi na, oh, sandali lang everything na, no? Pero hindi eh. Pumasok siya doon ng mga bandang 2:30. Inintay ko siya hanggang 4. Wala pa rin siya. Sabi ko, ano kaya ang nangyari? And then I kept like interceding and praying. And of course, na I know everyone na nagpipray kay Bong. Bago pa lang, nung 1 week na yon, may mga nagpa-fasting na rito. And we are so blessed and thankful talaga na talagang ginagamit kayo ng ating Panginoon. And then 4 o'clock, umalis po ako dahil I have to attend my son's reporting session. And then after that, like around 5:30, wala pa rin po. And I call and say, what's going on? And I just say, Lord, hindi ako nababahala. Alam ko, nakasama kanya. Alam ko na ikaw nag-opera sa kanya. Around 7, tumawag ko. They said that he's still in the recovery room. And then, nagpunta kami doon, nakapikit pa siya, and then, parang hindi pa siya talagang groggy. And then, yung sinabi ko niya sa akin, hanggang sa na medyo nahimasmasan sa akin, and then, iniwan ko na siya, and then afternoon, sabi ko sa akin, nung the following morning, sabi niya sa akin, heart, God is so good. Yes, He is good. I said, why? Kasi on that day pala, the reason why napakatagal ng kanyang operation, sabi ng doktor, this is the hardest part. Ikaw lang ang pinakamahirap na ginawa ko. I said, bakit? Kasi on that time pala, yung palang sa gallbladder niya, malapit na mag, yung nasa loob, may kailangan ng, malapit na mag, mag-burst out. Kumbaga, yung doktor talagang, kasi may mga liquid na doon. Talaga making leap siya doon to stop that. And para talaga ang tagal na sabi niya, and it's the right time. And then, God is so good. Talagang kumilos ang Panginoon. Palakpakan po natin ang hallelujah, hallelujah. Kumilos ang Panginoon. At kaya yon nakita ko doon, oh, that is the reason why. Lord, salamat po. Salamat po sa test. Na ito'y naging testimony dahil on that na sinabi niya sa amin, sabi ko, kung hindi siya nagpatingin, kung hindi siya talagang right away, siguro mag-burst out na talaga. At ang sabi ng doktor, mag-burst out and then afternoon, your body or your stomach, magpo-poison na siya. Diba? Kaya mga kapatid, kapag kayo may naramdaman ng gayon, right away, patingin na. Okay? Wag nang patagalin pa or wag nang sa... Wala akong pera, wala akong go. Kasi hindi natin alam. Mahirap. Okay? Kaya ngayon po, thank you. Thank you po sa inyo at ngayon po ay nagpapalakas na si Rev Bong. Nasa bahay na po. Hallelujah, 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 hallelujah. And then on that time po, habang naghihintay ako, ang tagal ko, meron naman, ang daming dumadaan, dahil nandun lang po ako sa way. Ang daming dumadaan. Tapos, may dumaan na lumabas galing sa, saan ba yun? Sa maternity ward. Talagang ganun siya. Sabi ko, yes, hi, okay. You will get it soon, I said. Tabang, the penis will be gone. I said, no, I already have a baby. I said, oh, okay, congratulations. You know what the reason why I tell her, I said, pretty soon you're going to get a baby? Because big belly still. Yes. And she's still like, yeah. Akala ko mga anak pa lang habang nagbuwok. Yung pala, nanganak na siya. Nahiya ako. But you know what? Hindi ako nahiya. Kasi nung lumapit siya sa akin, kasi talagang parang mapalapit siya sa akin pag lumapit na ako ganun. Alam mo, hindi ko siya kilala, pinag-pray ko na siya. Kasi talagang hirap na hirap siya. Kaya mga kapatid, lahat tayo, ikaw, ako, lahat tayo ay gagamitin ng Panginoon.
the Lord will equip you to share. The reason why we are here every Sunday, of all of attend our live group, attend our seminars and everything, dahil the Lord will wants to equip you. Para mapuno tayo ng banal na Espiritu, mapuno tayo ng karunungan, mapuno tayo ng His Word. At that His Word will testify. At sasabihin natin sa ibang tao, para tayo ay maka-encourage. And that is the way para ma-encourage natin at ma-invite natin sila sa pananalangin ni Lord at makapunta sa church. And now, marami rito mga bago na talagang na-sharean at dahil nakita nila ang kabutihan, nakita nila yung talagang testimony na nangyari or testing na nangyari sa kanya at ngayon ay naging magandang testimony sa lahat. Amen? Kaya nga, every Thursday, alam nyo, lahat dito, tuwang-tuwa. Minsan, testimony portion na lang, wala nang word of God minsan. Kasi late na, dahil sa daming gusto mag-testify. At huwag kayong mahihiya. Huwag kayong mahihiya. Huwag kayong mahihiya na i-testify. Kasi iyon ang iniintay ng taong pagsisiraan nyo. You never know on that time she's going to commit suicide. Or maybe on that time wala. Talagang ano na siya. Really crushed out na siya. Or maybe that time, I'm out of here. I'm going back home. Or on that time, maghihiwalay na kami. Or on that time, your family or her family is really totally messed. Hindi mo alam. Kaya mga kapatid, once you receive the good news, share. Okay? Share. That is the reason why we are here. Because since in Jesus, in Jesus' day, you know, He entrusted us before. He entrusted us with good news. Sinabi nga, we are uniquely gifted and boldly. Likas tayong matatalino. Likas tayong mga gifted. Lalo na lang tumanggap tayo. Amen? Tumanggap tayo sa Panginoon. And all we know, once you have met Jesus and once you have a good experience, His love for forgiveness, you can keep it. And that is the good news. Ano sinabi natin? Ano ba ang good news? Good news, right? Okay, so, the word gospel comes from the Greek word evangelion, translated in all English as a good news, right? Good news. Yeah. And the meaning is the message that saved us to be good news. It makes sense that gospel would connect us to the transforming the love of God. Diba? It's a good news. Kapag narinig natin, what is the good news? Kasi minsan sinasabi nila eh, oy, good news yan ah. Good news ang pag-usapan. Ang wag pag-usapan ay yung kumakalat ngayon. Kumakalat na kapag nagkwentuhan ay dinadagdagan. Kapag nagkwentuhan ay walang katuturan at hindi totoo, ano tawag doon? Ano tawag doon? Oh, narinig ko. Ayan na naman si Marites, 'di ba? Ang pag-usapan ay ang good news, ang gospel. Okay? Dahil iyan ay makakatulong sa bawat isa. Makakatulong sa iyo, makakatulong sa bawat isa. At iyan ay gagamitin mo sa pag-aakay at pag-i-invite sa ating Panginoon. Amen? Amen. Okay, so, yes. Ano ba yung good news na dinala ng ating Panginoon? Jesus bring good news for all people. Right? Sa atin lahat. Para yun sa atin lahat. Hindi para sa kanya, hindi sa bata, hindi para sa ating lahat. Jesus is friend to the poor and the friendless. Ang Panginoon, gustong-gusto yung taong mahihirap. Kasi ang gusto niya, hindi niya gusto yung kayamanan ng mga tao. Ang gusto niya, ang puso. Kung ano ang puso mo.
kung ano ang meron ka na ibibigay mo sa Kanya. At kung as iniisip mo ay wala na akong kaibigan, wala na ako, lahat sila, iniwan na nila ako dahil I'm nothing, I'm messed up. Pero nandiyan ang Panginoon kasama mo. Nandiyan ang Panginoon, kaibigan mong matalik. Who is your best friend? Si Lord, yes. Mm-hmm. And the good news involves being involved by God and forgiven for bad things. Si Lord, once you receive that good news, yung forgiveness, matatanggap mo. Kung ikaw ay hindi makapagpatawad, mararamdaman mo, mapapatawad mo pa rin. Alam mo, kapag yon narinig mo, kapag yung kaaway mo palapit sa'yo, hindi mo mamamalayan. Hahag mo na lang siya. Makakalimutan mo yung ginawa sa'yo. Dahil yung pagpapatawad na yun ay marireceive mo. Amen. Kaya mga kapatid, good news. And then, Jesus' teaching make people think hard about how to live and show them the right way. Minsan, Pastor, ang hirap na yun eh. Pero mo, nagtatrabaho ko, nauubos na yung ano, may anak ako dito, tapos ang hirap, kulang. Kulang pambayad ng bahay, kulang ng pati sa bata, kulang. Share the good news to her. Nasabihin mo si Lord na magpuprovide. Hanapin mo ang Panginoon na nagbibigay ng sources para sa pangangailangan mo. Financially. And you know what? I'm just praying. Meron sa isang kapatid na ganyan. I'm so sad kasi iuwi niya na yung anak niya. Sabi ko, mamimiss na namin siya. But I keep praying na dun, through sa batang iyon, malalaman nila, makikilala nila ang Panginoon. You know why? Because that girl, that little girl, every time her grandmother come to pick her up, she say, church, church, church. And then the other Sunday, she want to come to church, but she has a cold. And then she say, church, stay home, because she has a cold. See, she knows. And she's only 2 years old. But you know what? She's going home. So, kung may mga kaibigan tayo, pamilya na, ang pangangailangan nila, pray for them. Share the word of God. Share the good news, the gospel. Ano-ano ba yung mga good news sa atin? One of the example of the good news is sa book of Ephesians 2:8 verse up to 9, for by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is the gift of God, not result of work, so that no one may boast. What is the good news of here? Although we may try to live in the spirit of God, although na makasalanan tayo or meron na pinagdadaanan tayo, the good news is once na tinanggap tayo ng Panginoon, once na nagrepent tayo, once that we surrender everything to God, we are saved. I know, tinanggap tayo, sinave tayo through our true grace and our faith, true faith. But hindi yun sa kayahan natin. Because of God's grace. Amen? And that is a good news. Another one of the scripture that says for the, you know, the good news, you can find it in Revelation 21 verse 4. It says,
He will wipe away every tears from their eyes, and death shall be no more. Neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore. For the former things have passed away. And what is the good news of this scripture? The good news is, at the end of our days, God will take away all pain and suffering. We will live in salvation with the Lord and His Son, and it all be worth in heaven. So, may pinagdadaanan tayo, may sakit tayo, at iniisip natin na, Lord, nagkasala ako. At hindi tayo makalapit sa kanyo, come to Him and He will wipe out your tears. Dahil mahal ka ng Panginoon. Amen? Another one is, you can find it, it's in the book of 2 Timothy, verse 1 to 6-7. For this season, I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you through the laying on my hands. For God gave us a spirit not fear, but of power and love and self-control. And what is the good news of that? God is an all-powerful being, but His presence is meant to scare us. His encompassing spirit meant to provide us with the inspiration to love ourselves and others. Just as He loved us, we must treat others. So mga kapatid, ang binigay niya ay tunay na pagmamahal. Kaya naman, when we share, that is showing na mahal mo ang kapwa mo. Hindi lang ang iyong pamilya, kundi lahat ng mga tao gustong-gustong makareceive ng tunay na kaligtasan na nanggagaling sa Panginoon. At iyon ay i-share natin sa ating mga kaibigan and family. And another one is sa Joshua 1:9. Have I commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened and do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. This is one of the good news that I heard. Have no fear or doubt. As God watching over us, no fear, no doubts. Sometimes, you know, we're thinking about like, oh, wala pa akong pambabayad ng ganito sa tuition pinang anak ko. What are you talking about? Your child is still only 1 year old and you're still thinking about for paying of the tuition fee. No fear. Okay? No fear. The Lord will supply everything. And wherever you go, whatever you are doing, and whatever your situation, God is there 24/7. Tumawag lang tayo sa Kanya 24/7. Okay? Alam ko na lahat tayo nagkasala. Kaya narito ang Panginoon, tinubos niya tayo. He wipe away our tears. Wala na ang ating kasalanan. And even sa pinaka-toughest na talagang pinagdadaanan natin, church, brother and sister, you're not alone. He is there with you wherever you go. Amen? Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. And in the book of 1 Corinthians 15:58, therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. What is the good news here is when we spread God's love and share His word, it is not nothing. It's not for nothing. It may be difficult sometimes, but we're making world better place for others and God's future children. He will reward in the end.
Di ba, napakagandang good news ito. Kapag isinir mo ang salita ng Panginoon, may kagalingan na mangyayari. Kapag isinir mo, merong masisave at malalaman niya siya na siya ay tunay na anak ng Diyos. At malalaman niya na importante pala ako sa pamilya ko. At malalaman niya na mahal pala ako ng mga family ko. At importante siya sa lahat ng mapupuntahan niya. Siya ay precious. Special. And sa pag-share niyo ng salita ng Panginoon, ang mararanasan niyo ay great reward in the... Okay? Palakpan po natin ang Panginoon. His reward us. You will get your reward. And what about kailangan natin yung bang truth and share to share truth and share to encourage people. One is Jesus banishes fear from our heart. You can find that in the book of John, 1 John 4 verse 18. It says, if we really love God, we will not be afraid of Him. Are we afraid? Don't be afraid. I know, kapag nagkasala tayo, we are afraid to come to Him. Kasi nagkasala tayo. No. Mas magandang lumapit ka sa ating Panginoon. Parang ano yan eh, ama. Parang tatay yan. Di ba pag nagkasala tayo, hindi tayo makalapit? Kasi papaluin tayo. Alam niyo mga kapatid, mas magandang magpapalo kesa naman na hanggang sa ngayon ay talagang nandun ka pa rin, nakakulong ka pa rin sa dinadala mong problema. Mas maganda lumalapit ka kay Lord at magpapalo ka. Magsabi ka, Lord, nagkasala ako sa iyo. Huwag kang matakot dahil ipatatawarin ka ng Panginoon. Hindi kasi sinturunin bagkos ipapakita niya sa iyo ang tamang daan. Amen? So don't be afraid. Dahil ang Panginoon, kapag binigay niya sa kanya ang tunay na pagmamahal, mawawala lahat ang ating takot, ang ating fear sa ating puso. And number two is, His love is stronger than death. Why? Sa Romans 6:9, easy. God raised Christ so that He became alive again after His death. Because of that, we know that we will never die again. Death has now authority over Him and anymore. Mga kapatid, tapos na. He paid when He was like cross. Was there in a cross. Pinagtagumpayan niya na. Kung ang mga iniisip natin ay hindi maganda, kung mga ang paniniwala natin na, Lord, patay na yung paniniwala ko, pero hindi. Si Lord, binukas sa'yo, binuhay na ulit ni Lord ang paniniwala. Binuhay niya ang pananampalataya mo. Binuhay niya lahat yung pag-ibig mo na wala. Binigyan niya ng buhay ang lahat ng mga iyong nawala sa iyo. Kaya, you have to declare, I speak life because of Him. Amen. Kasi alam niya, alam ng Panginoon ang puso mo. Mahal na mahal ka ng Panginoon. At sa pagkamatay niya, tapos na ang ating paghihirap. Another one is, number three is, Jesus meets our needs. I like this one. Sa Philippians 4:19. My Lord God in heaven has plenty of good and valuable things. Because you belong to Christ Jesus, God will give you everything you need. Everything you need. Can you say, everything I need? Can you say,
Yes, in the name of Jesus, the Lord will supply. The Lord will give you everything you need. Kasi ang Panginoon, lahat ng kanyang mga anak ng Diyos at naniniwala sa kanya at mahal na mahal ang ating Panginoon, lahat ibibigay niya ang pangangailangan natin. Kagalingan, trabaho, bagong pamilya, restoration ng relationship, visa, everything ibibigay niya when you speak the name of Jesus. And another one is, He restore hope. He restore pag-asa natin. Anong ba ito? And when He, sa Romans 5:5, when we hope like that, it will not be disappoint us. That is because we know that God loved us very much. God given His Holy Spirit to be with us. The Holy Spirit causes us to know God's love us very well. Kasama natin siya. Kasama natin lagi. Kung ang iniisip mo ang bagong pag-asa, you will receive it, ang bagong pag-asa. And you'll know it because the Holy Spirit is with you. Kasama mo lagi. And another one is number 5 is Jesus heals diseases in Matthew 8:17. Jesus did this so that the word of the prophet Isaiah would become true. He took away everything that make us weak. He carried away everything that make us ill. So, pinagaling na tayo ng Panginoon. Once na pinagaling tayo ng Panginoon, of course, you can stand up and say, I am healed. And you can wait to come out from the hospital or to your home or from your home or from the church. I am healed. Di ba excited tayo? And dun pa lang, nakikita natin talagang nag-glorify ang pangalan ng Panginoon. And another one is, sa number 6, He blesses us with peace and the biggest of life storm. You can find that in John 14:27. I will go away, but I will give you a gift of peace. It is mine to give you and yours to keep. It is not like a gift that was world gift. Do not let yourself be sad. Do not be afraid. He will give you the eternal gift. And that is the best gift. Don't mind that other gift, that's world gift. Because it's not temporal. It's just like, you know, just like blink of an eye, it was mawawala rin niya. But if it's the gift of God, from God, yun ay eternal. You will receive that. And you will hold that. And you will carry that wherever you go. Yun ang, which is the best one, is the His love and His peace of mind. Our peace of mind na nanggagaling sa ating Panginoon. Amen? And another one is, Jesus forgives sins and redeems failure. And this one is calm. You can read that from Romans 8:28. And we know that God causes everything to work together for the good of those who love God, and we are called according to our past purpose for them. Lahat ito ginawa ng Panginoon. Lahat ng mga bagay-bagay na ginawa sa atin dahil there's a purpose. Dahil alam niya nagagamitin ka. Nangyari ito dun sa sinasapian na lalaki. Hindi dahil para pahirapan siya, hindi dahil na sinumpa siya, hindi dahil sa hindi siya naniniwala, hindi dahil sa inabando siya. Ang dahilan, because the Lord wants to show His power through him. Na alam niya, nagagamitin niya itong lalaking ito para maghayag ng kabutihan, maghahayag ng kagalingan, maghahayag ng restoration, maghahayag ng great invitation, maghahayag ng salvation sa kanyang mga family. Kaya mga kapatid, are you ready to equip to share? If you are ready, tumayo po tayo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Thank you, Jesus. Hallelujah. Kantahin po natin yung pong na galing sa puso natin. Nasabihin natin sa Panginoon na I am ready. I am ready, Lord. Thank you. Napakasarap tinawag mo kami, Lord. It is a really good privilege. Dahil you entrusted everything to us. You called our name. Pinili mo ko sa dinami-dami ng tao dito sa mundo. Pero Lord, pinili mo ko. Niyakap mo ko. Hinag mo ko. Hinawakan mo ang kamay ko para makilala kita. Lord, salamat. Hallelujah. Yes. Why don't you declare this? Sabay-sabay natin kantahin. At isa yung panalangin sa puso niyo. In the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. The good news. The good news, His name. Share it. It's break the chain. Break the chain. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Power, receive the power that comes from Him. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. There is power. Declare it, there is a power in the name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Break every chain, break every chain, break every chain. Relationship, the messy relationship. Declare His name, there is a power in that relationship. Restoration, hallelujah. Salvation. Yes, power of the salvation, Lord. Lord, I want all my family. Makilala ka. I want all my family. Nadalin mo sa akin. Iharap mo sa akin, Lord. Na masyirang ko, the good news, Lord. We want your name, Lord. Because of the power. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kagalingan, Lord. If you are suffering high blood pressure, if you are suffering your head, you're having a problem of like continue having a cold and flu, continue a high blood pressure, continue suffering of diabetes, continue have your, if there's like cancer, in the name of Jesus, there's a power in the name of Jesus. Hallelujah. Healing flow, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord, hallelujah, hallelujah. There is power, there is a power in the name of Jesus, Lord. Lord, there is power. Aray pa mo kami, gusto namin ibigay sa'yo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yung mga nakasakit sa amin, Lord. Lord, patawarin niyo po. Lord, I pray myself na mapatawad po namin sila, Lord, sa ginawa nila, Lord. We want your name, Lord. We want that power, Lord, to restore our heart, Lord, na mapatawad namin sila. Salamat, Panginoon, Lord. Ngayon pa lang, we are ready.
tanggalin mo lahat ng aming pagsisiyeran, na lahat na isyeshare namin, Lord, yung mga goodness na nangyari sa amin, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah, hallelujah, Lord. Sa relationship na nakatali kami, na hanggang dito hindi namin makontain, hindi namin mapa-explain, Lord, that chain, Lord, hallelujah, the power, your name, tinanggal niyo na po. We are made free in the name of Jesus, hallelujah, to break that chain. Thank you, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Binago kami. Salamat, Lord. Salamat sa pagsama mo sa amin, Lord. Salamat. You equip us, Lord. Salamat, Panginoon. Break every chain. 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 Hallelujah, hallelujah. Lord, salamat. Ang sarap, Lord, na nasa harapan ka namin ngayon. At ibinibigay mo ang iyong kamay. At ready mo kami yakapin sa lahat ng mga pagkakamali namin. Lord, hindi kami marunong mag-share. But anak, gusto ko ang puso mo, Lord. Gusto ko ang puso mo. Bukas at ready. Narito ako, yayakap sa iyo. Gagamitin kita na maghayag ng salita ng Panginoon. Maghayag ng aking pag-ibig. Maghayag ng aking pangalan. Ng aking palalang. Nasambitin mo lang. You will receive everything na ayon sa pinangako. Anak, mahal na mahal kita. Thank you, Lord.